Okay, kamusta mga kajobos? At welcome back muli sa ating munting YouTube channel. So for today's vlog mga kajobos ay samahan nyo akong mag-chest workout. Yan. So sa likuran ko mga kajobos ay na-set up ko na yung aking mga gagamitin na barbell. And then sa baba, yung mga plates natin tsaka mga dumbbell. At nag-transform na naman yung maliit kong kwarto sa mini gym mga kajobos yan. So no excuses mga kajobos, tuloy lang tayo sa grind sa pag-home workout. At syempre mga kajobos, kung gusto natin makakita ng resulta, so sipagan natin sa pagbubuhat. Dapat consistent lang tayo sa lahat ng bagay sa pag-workout. So yan, huwag tayong alisin natin sa sarili natin yung sinasabing kasi ganito, yan. Kasi ganito, walang pwesto. Kasi ganito, walang time yan. So time management lang mga kajobos, gaya ko. Pagkagaling sa trabaho ay pinipilit kong makapag-workout. And then syempre, consistent din tayo sa pag-vlog yan para po may mapanood kayo. Ginagawa ko itong mga vlog na to para maka-inspire tayo ng maraming kabataan na mag-alaga ng kanilang katawan para makalayo sila sa mga anumang bisyo. Imbis na mag-bisyo, ay mag-workout tayo para healthy, para makaiwas tayo sa anumang sakit. So yun mga kajobos, at nakapag-warm up na rin ako. Wala nang maraming daldal pa at mag-start na tayo mga kajobos. So, ang targeting ko ay yung upper, middle, at saka yung lower chest natin. So, sa lower chest, siguro gagamitan ko siya ng 60 kg na power twister. So, tara na mga kajobos, let's go! At yun nga pala mga kajobos, tip ko lang po sa mga baguhan na nag-exercise gamit ang bench. So, para po matarget natin ng husto yung ating chest, ay hindi lang po kayo basta-basta lang ihiga sa bench. So, hahanapan nyo po ng proper form yung chest natin para sa chest talaga tumatama yung pagbubuhat natin. So, paghiga nyo mga kajobos sa bench ay ililiyad nyo ng konti yung chest nyo. Yan. So, naka-chest out tayo bago natin na sungkitin yung barbell. So sa gantong position mga kajobos ay naka-chest out tayo. So pag angat natin ng barbell ay mararamdaman nyo yung pump sa dibdib. So subukan nyo po yan. Lalong-lalo na po sa pagbaba. So dahan-dahan na pagbaba lang mga kajobos. At mapifeel nyo mga kajobos yung pump sa dibdib. At talagang napaka-epektibo mga kajobos pagka ganung form yung ginawa nyo. Okay mga kajobos, bali nag-add ako ng 10 pounds para sa last set na to, pang 4 set ko na. At hindi ko na kinuhanan yung buong video mga kajobos para hindi tayo humaba. So tara na, last set. So yun mga kajobos, kailangan naka-chest out tayo mga kajobos.
So yun mga kajobos, bali next exercise naman ay sa dumbbell. So umpisan ko siya sa flat bench hanggang sa maging incline siya. So let's go. Bali yung form natin dun sa barbell is ganun pa rin pagdating sa dumbbell. So naka chest out pa rin tayo paghiga natin sa bench. So para effective yung workout natin. Okay, let's go. Talagang solid yung tama mga kajobos pagka naka-chest out tayo. So at yun mga kajobos, bali naka level 1 na yung aking bench. So itong bench na to mga kajobos ay may level 3. So naka level 1 siya, so may 2 and 3 pa. Siguro mga kajobos, para hindi humaba yung vlog na to, ay every level na lang ipapakita kong video para hindi na masyadong humaba yung vlog natin. Alright mga kajobos, level 1. Bali ano siya mga kajobos, 15 repetition yung gagawin ko pa rin. At yan mga kajobos, ito yung level 1, tapos na ako. So, ile-level 2 ko na siya mga kajobos. So, ayan mga kajobos, kung nakikita nyo, medyo talagang mataas na siya. Ito na yung level 2. So, ganun pa rin yung ating repetition. 15 reps pa rin. At yun mga kajobos, pagbaba ng dumbbell ay i-stretch yung mabuti para mapunit yung mga muscle fiber natin. At yung pagtaas naman ay huwag nyo pag-uuntugin yung dumbbell. So, kailangan siya ay may pagitan na isang dangkal.
or kailangan ating dangkal pagdating sa taas. At sa ganito kataas na position mga ka-Joe Boss na level ay may secondary muscle na tatamaan to. Yun yung front delt natin. So let's go mga ka-Joe Boss. At yun nga pala mga ka-Joe Boss, yung gantong position or level ng bench ay talagang napaka-epektibo para sa ating upper chest. Ganun na rin sa front delt natin mga ka-Joe Boss. Kasi kung nakikita nyo sa mga ibang lumalaban sa competition, yung mga physique yan. So, nagko-connect yung kanilang upper chest sa rear delt. So, pag nag-flex sila ay talagang napakalapad tingnan ng kanilang chest pati yung kanilang shoulder. Kaya yung gantong position mga ka-Joe Boss ay lagi nyo isasama kapag kayo ay nag-chest workout. At sa panghuling exercise ko naman mga ka-Joe Boss, para sa aking lower chest ay gagamitan ko siya ng 60 kg na power teaser ko. So ganoon na rin, bali compound exercise na rin to. Tatarget ko na rin yung lower, middle, tsaka yung upper chest ko gamit ang power twister para yung pump ay good na good. At yun na nga mga ka-Joe Boss, at natapos na ako sa ginawa kong chest exercise para sa araw na to. At sana po may napul kayong konting kaalaman at technique sa ginawa kong home workout for today. At sana po ay nakatulong sa inyo mga fitness journey yung mga ginagawa kong video kagaya nito. At ganoon na rin po, maraming salamat po sa inyong lahat kung nakarating po kayo sa dulo ng simpleng video ko na to. At bago ko pala tapusin ang simpleng vlog na to mga ka-Joe Boss, ay gusto ko lang pong pasalamatan at i-shoutout sa lahat po ng mga bago sa aking channel, sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe. Syempre ganoon na rin po sa mga matagal na at nanatiling na ako suporta sa aking YouTube channel. Lalo-lalo na po sa mga OFW natin dyan, sa mga solid viewer. Yan. At ganoon na rin po kay Sir EJ Castro. Yan, maraming salamat po sa pagsuporta, sa unasawang panonood sa mga ginagawa kong video kagaya po nito. Sir Patrick Coloma, yan, shoutout po and keep safe din po sa inyo. At yun mga ka-Joe Boss, at thank you very much sa inyong pag-like, sa pag-share at sa pag-comment dito sa aking video mga ginagawa. Alright mga ka-Joe Boss, masyadong mahaba na yung ating video at kita-kits po tayo sa susunod ko pang i-upload. Keep safe po sa inyo lahat, God bless all po. I love you all mga ka-Joe Boss, peace out.